Cravings, welcome back again to my channel. So mga Cravings, today's recipe is gagawa po tayo ng napakasarap na recipe for today na siguradong magugustuhan po ninyo at pwedeng-pwede po natin itong gawing pang negosyo. Napakamura po ng mga sangkap na ating gagamitin sa ating paggawa ng ating kamote de leche balls. Yes! So make sure po na mapanood yung ating full video tutorial para makuha nyo ng tama ang step-by-step ng ating procedure sa ating paggawa ng ating kamote de leche balls. So mga ka-cravings, meron po tayong isang kilo ng ating kamote or sweet potato. Ayan, any kind po ng kamote, yung ube, pwede yung kulay yellow, pwede rin po yan. So, ito po is nanilaga na po natin. Ayan, so naalisan ko na rin po siya ng balat. So, ang gagawin lang po natin mga ka-cravings, kuha lang po tayo ng pang-grate. Ayan, yung pang-grate po ng cheese. At i-grate po natin ito isa-isa. Make sure po na malinis po ang ating kamay bago po natin hawakan yung ating nilagang kamote. So, ang gagawin lang po natin mga ka-cravings, napakasimple. So, ganito lang po siya hanggang sa makayod po natin lahat ang ating mga nilagang kamote. So, ayan. Sigurado pong magugustuhan ng mga chikitings po ninyo ito. At syempre, sabi ko nga kanina, pwedeng-pwede po natin itong gawing pang negosyo. Ayan. So, ganito lang po kasimple. Napakadali. Hindi nyo kailangan gumamit ng oven. Hindi nyo kailangan gumamit ng steamer o kung ano-ano pang mga mamahaling gamit sa paggawa or pagbibake. So, ito. Basta meron lang po tayong kalan. Ayan. So, napakadaling gawin. Basta sundan nyo lang po yung mga step-by-step na ituturo ko po sa inyo. So mga ka-cravings, ayan, after ko pong kinayod lahat ang ating kamote, ito na po yung kinalabasan ng ating mga nilagang kamote kanina. Ayan, so kayurin lang po natin ito mga ka-cravings and then sunod naman po natin gawin is iluluto po natin yung ating kamote. So ayan, next step naman po na ating gagawin, sa isang kawali mga ka-cravings, so naka-open na po yung ating apoy into medium heat. Ngayon, maglalagay lang po ako ng 300 ml ng ating condensed milk. Ayan. So, any brand po ng condensed milk, it's okay. Nasa inyo po yan kung anong klaseng condensed milk ang inyong gagamitin. So, syempre, kung pang negosyo naman yan, kailangan po hanap po kayo ng mga condensed milk na mura at swak na swak sa ating budget. So, ang gagawin lang po natin mga ka-cravings, so, ibubuwas lang po natin lahat dito yung ating condensed milk. Ayan. So, ibuwas lang po ito mga ka-cravings. Hayaan po nating mag-thicken ang condensed milk. Ayan. So, ayan mga ka-cravings, habang hinihintay po nating lumapot ang ating condensed milk, maglalagay po tayo ng 2 tablespoons ng ating ube powder. So, nasa inyo po yan kung anong klaseng ube or food coloring ang gagamitin po ninyo. So, ang gagamitin ko po ito. Ayan, 2 tablespoons. Ang gagawin lang po natin, so ihalo lang po natin dito. Ngayon, kung ayaw nyo naman gumamit ng food coloring na ube, pwede po ninyong itry yung mga condensed milk na may ano, may flavor. Kagaya ng ube, ayan, meron ganon. Then, meron din po tayong pandan, chocolate, ayan. Nasa inyo po yan mga ka-cravings, anong klaseng condensed milk ang inyong gagamitin. So, ako, gumamit po ako ng ube powder, 2 tablespoons, para po maganda pong tingnan yung ating gagawing kamote de leche mamaya. Ayan. So, nasa inyo naman po yan mga cravings, optional yan. Kung maglalagay kayo or hindi. So, kung ayaw nyo naman, it's okay, plain lang po yan. Pero mas maganda kasi kung may kulay po. Kaya kaaya-aya po sa mga mata. Ayan. So, syempre, hintayin lang po natin itong mag-thicken pa. So, ayan mga cravings, kung ganito na po ang itsura ng ating ayan, condensed milk na nilagyan po natin ng ube powder. So, pwede na po natin ilagay yung ating kinayod na kamote kanina. Ayan. So, ilalagay lang po natin ito lahat dito. Ayan. So, napakasimple mga ka-cravings. Hindi po kayo mahihirapang i-follow po yung ating recipe for today. Ayan. Napakasimple. Ayan. So, ang gagawin lang po natin, imimix lang po natin ito dito. Ayan. So, make sure po na mahina lang po muna yung apoy ha. Baka kasi ma-burn yung nasa ilalim niya. Ayan. Para lang po tayong gumagawa ng ube halaya. Ayan. Pero ito, syempre, special din po siya. Napakamura po ng mga sangkap. Ayan. So, kung naghahanap po kayo ng imimerienda para sa inyong mga chikitings,
So, i-try nyo po yung recipe na to. Siguradong magugustuhan po nila at uulit-ulitin po ninyo ito, mga ka-cravings. Ayan. Lalo na, pasok po ito sa inyong bulsa. Ayan. Ayan, mga ka-cravings. Ngayon naman, pwede na po tayo maglagay ng ating 50 grams ng ating butter. So, yung butter po natin, pandagdag. Ayan, pandagdag linamnam po yan sa ating ube de leche. Ayan, or ang ating kamote de leche. Ayan. So, syempre, para po hindi masunog yung nasa pinakababa po niya. So, yung butter po niyan is nagsisilbing pinaka-oil niya. Ayan. So, halu-haluin lang po natin ito, mga ka-cravings. Ayan. So, ito mas masarap pa kung ilalagay niyo po sa ref after po nating i-assemble mamaya. Ayan. So, ganyan lang po. Napaka-simple. So, ayan mga ka-cravings, pag ganito na po ang itsura ng ating kamote, ayan, so hindi na po siya nalalaglag, ayan, o. Oh. So, pwede na po natin itong hanguin. At syempre, iset aside po natin ito ng 10 to 15 minutes bago po natin ito i-assemble, mga ka-cravings. So, ayan, after 15 minutes po natin siyang na-rest, so ito na po ang ating, ayan, ang ating kamote de leche na napakasarap. And then, meron po tayo ditong grated cheese. So, ito pong grated cheese po natin is gagamitin po natin na pang-coat po ng ating gagawing kamote de leche balls. Ayan. So, nasa inyo po yan. Optional po kung anong gusto ninyong pang-coat. Pwede naman po is yung desiccated coconut. So, pwede po yan. So, ako, cheese po ang gagamitin po natin para mas malinamnam pa siya. So, ang gagawin lang po natin mga ka-cravings, ayan, lagay lang po tayo ng ating glove sa ating kamay. Ngayon, kukuha lang po ako ng maliit, small amount ng ating, ayan, siyempre tansyahin po natin yung, ano, yung bilog ng ating gagawing kamote de leche balls, ayan. So, ganito lang po yung gagawin natin mga ka-cravings, ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ganito lang po kalaki. So, ang gagawin po natin, so, meron po tayo ditong maliit na cupcake liner or ang ating macarons liner, ayan. So, ang gagawin lang po natin, so, i-coat lang po natin ito ng cheese. Ayan. So, ganyan lang po siya. So, ayan po. Ayan po yung kakalabasan po ng ating kamote de leche. Ayan. Napakasarap. So, ilalagay lang po natin dito mga ka-cravings. Ayan. So, ganito lang po siya kasimple. Nasa inyo po yan kung gano'ng kadaming cheese ang ilalagay po ninyo. So, ayan. So, kita nyo ba? Napakasarap po ng itsura niya. Ayan, kamote de leche. So, ayan, i-repeat lang po natin yung procedure na ating ginawa. I-coat lang po natin sa lahat ng mga cravings. Nabilog yung iba nating nagawang ayan, kamote de leche balls. Ito po yung kinalabasan niya. Ngayon naman, papakita ko po sa inyo anong pwede ninyong gamitin. Ayan, packaging. So, ang gagamitin ko po is clamshell. Ayan, yung size po nito is C301. Ayan. So, ilalagay lang po natin ito lahat dito. Ayan. So, mga ka-cravings, ang ganitong lagayan, pwede po ninyong mabenta ng 50 to 60 pesos. So, ang laman po nito is 10. Ayan. 10 piraso. Ayan, no? Tingnan nyo naman, napakasarap. For sure. Magugustuhan po ito ng inyong mga bebentahan. Hindi po kayo mapapahiya sa lasa niya. Ayan. So, ganito lang po siya kasimple. Ayan, kung gusto nyo magnegosyo sa maliit na puhunan, itry nyo na po ang ating recipe. Ayan. So mga ka-cravings, kung nagustuhan nyo po ang ating recipe for today, don't forget to like, share, subscribe, at syempre, i-click nyo na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating videos and recipe na gagawin. Salamat po sa inyong panonood. Stay healthy! Paalam!